Hindi makapaniwala itong si Matthew na umabot sa hiwalayan ang kanilang pagsasama ni Rachel. Dahil lamang sa hindi agad nabili ng lalaki ang paboritong kwintas na matagal niyang gustong bilhin ni Rachel. Kaya naman pumasok sa isipan ng lalaki na pera-pera lamang ang habol nito sa kanya, hindi ang tunay na pag-ibig. Dahil sa kakapusan sa buhay, ito ngayon ang bumabagabag sa isipan ni Matthew kung paano siya balikan ng kanyang asawa. Bago tayo magpatuloy kaibigan, inais ko po muna ang pasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kung maaari po ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Nagtatrabaho noon si Matthew bilang isang sales consultant. Dahil sa magaling ito, sa trabaho ay hindi may iwasang magkaroon siya ng maraming award sa kumpanyang kanyang pinapasukan. Dahil nga sa kilala itong si Matthew sa loob at labas ng kumpanya, hindi may iwasang mailan sa mga katrabaho na nainggit sa kanya at gustong subukin ang kanyang posisyon. Nasa 20 anyos pa lamang noon si Matthew buhat nang siya ay magsimulang magtrabaho at ito ngayon ang unang kumpanya na tumanggap sa kanya. Hanggang ngayon nasa 27 taong gulang na itong si Matthew. Sumagi sa isipan ng binata na baka dito na siya tatanda sa trabaho. Kaya naman pinaigihan niya ang pagtatrabaho dahil kapag tumuntong na ito sa 30 taong gulang ay dito siya magsimulang bumuo ng sariling pamilya. Subalit sa loob ng ilang taon na pagtatrabaho ay wala man lamang siyang nagustuhan sa loob man o sa labas ng kumpanya. Pwera na lamang sa isang babaeng pumasok bilang isang sekretary na hinahir ng kanilang boss. Unang tingin pa lamang ni Matthew sa dalaga ay tila may pagtingin na siya rito. Ito ang unang pagkakataon na makaramdam siya ng kakaiba sa babaeng iyon. Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya makilala at mapalapit sa babaeng iyon. Isang araw noon, magkakaroon ng meeting sa buong kumpanya. Mula mababa hanggang mataas na posisyon ay kailangang dumalo. Maagang nagising itong si Matthew kahit na nahirapan siyang nakatulog kagabi sa kaisip sa kanyang babaeng nagustuhan. Umalis na ang binata sakay ng kanyang sasakyang pamana mula sa kanyang namyapang ina. Alam niyang medyo may kalumaan na ang kanyang sasakyan. Pero hindi niya ito nagawang palitan dahil maayos pa naman at may malaking value ito sa kanya. Minsan nga hindi may iwasang pagtawanan siya ng ilang mga empleyado dahil alam nilang malaki din naman ang sahod ng isang sales consultant. Pero para kay Matthew, hanggat may pakinabang pa ay hindi niya ito papalitan. Mula sa basement na kumpanya ay sumakay siya ng elevator patungo sa 20th floor. Doon kasi gaganapin ang mahalagang meeting. Pero sa first floor lamang ng gusali hindi niya inaasahan na makasabay niya sa elevator ang dalagang hindi nagpapatulog sa kanya. At ang swerte niya dahil silang dalawa lamang sa mga oras na iyon. Good morning, miss. Hindi ba ikaw yung bagong sekretary ni Mr. Santillan? Oo, ako nga. Bakit naman? By the way, ang kakwala si Matthew Montenegro, isang sales consultant dito sa kumpanya. Hi, I'm Rachel Sandoval. Nice to meet you, sir. Yes, I heard something about you and sa wakas, nagkita rin tayo. Sir, matagal ka na ba dito sa kumpanya? Nako, Matthew na lang ang tawag mo sa akin. Sige, Matthew. Oo, ang totoo, 7 years na ako dito pero hanggang ngayon, wala pa rin pinagbago. Nako, Matthew, paano walang pinagbago? Samantalang balita ko nga, isa ka sa naging dahilan kung bakit mataas ang sales ng kumpanya. Oo, pagdating sa kumpanya, malakas ako. Pero pagdating sa babae, mukhang walang nagkagusto sa akin eh. Ha? Paano nangyari yun? Nako, sigurado akong magsisi sila kapag hindi ka nila tatanggapin sa gwapo mong yan. Ewan ko ba, Rachel, baka ba din akong tulungan na magustuhan din ako ng babaeng gusto ko. Ganun ba? Hayaan mo, Matthew. Tulungan kita pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon gagawin ko? Babayaran mo ako kapalit ng pagtulong ko sa'yo. Sige, walang problema sa akin. Magkano bang gusto mo? Mababa lang naman eh. Pwede na siguro yung $100. Buha tulong ko sa'yo. Sige, deal, Rachel. Pwede ko bang makuha ang phone number mo? Para naman matawagan kita kung kailan tayo magsimula sa plano natin. Oh, sure. Ito nga pala ang calling card ko ha. Nako, maraming salamat nga pala, Rachel, ha? Oh, bakit ang saya mo? Samantalang hindi pa naman tayo nasimula, hindi ba? Wala lang. Talagang masaya ako dahil baka siya yung babae na pinapangarap ko talaga. O nga pala, tawagan lang kita mamaya after works natin, Miss Rachel, ha? Sige, Matthew. Matapos ng kanilang general meeting ay balik trabaho na ang bawat isa. Kinahaponan habang papauwi na itong si Matthew ay tinawagan niya si Rachel para sana magpag-usap dito. Rachel, baka pwede tayo mag-usap. May sabihin lang talaga ako sa iyo eh. Malagang bagay. Tungkol saan naman?
Isa ka na lang kapag nagkita na tayo. Noong hapon ding iyon, nagkita ang dalawa sa isang mamahaling restaurant. Eleganteng itong si Matthew, gustong makuha niya ang loob ni Rachel. Naku, bakit dito tayo sa mamahaling restaurant, Matthew? Pwede namang sa isang simpleng lugar lamang tayo magkikita. Ang totoo, Rachel, hindi na ako mapapaligoy-ligoy pa. Yung babaeng tinutukoy ko sa iyo, ikaw yun. Matthew, sigurado ka ba? Baka naman nabigla ka lang. Bago pa lang tayo nakikilala, hindi ba? Oo, Rachel, pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon para lubusan kitang makilala, pwede naman, hindi ba? Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Rachel. Ikaw, Matthew. Basta, ligawan mo muna ako. Talaga, Rachel? Ang ibig sabihin ba nito ay pumapayag ka na naligawan kita? Oo naman. Total, single ka naman at single din ako. Yes! Oo, Rachel. Single ako. Akala ko pa naman, Matthew, hihingi ka sa akin ng tulong para naman sa babaeng gusto mong makasama at makilala. Ako pala yun. Sa hapon ding iyon, patuloy nilang kinilatis ang bawat isa at mukhang nahulog ng loob nila. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na pinalampas pa ni Matthew ang pagkakataon. Niligawan niya itong si Rachel, wala namang naging pagtutol ang dalaga. Oo, Matthew, sinasagot na kita. Salamat, Rachel. Matapos sinagot ng dalaga ang binata ay binigyan nila ng pagkakataon ang bawat isa. Masyal, kumain sa labas, lahat ng magpapasaya sa kanilang relasyon. Hindi matumpasan ang sayang naramdaman ni Matthew sa mga panahong iyon. 3 buwan ang nakalipas. Matthew, anong sabihin mo sa akin? Mukhang inakaba naman ako dito, ha? Rachel, ayoko nang patanggalin pa ang lahat. Ayoko maagaw mula sa akin. Rachel, mahal kita. Will you marry me? Biglang may dinukot sa bulsa ang binata isang maliit na pulang kahon na may lamang singsing. Sandali lang, Matthew. It's true? Baka naman nanaginip lamang ako. Rachel, para itong panaginip pero totoo ang lahat ng ito. Oo, Matthew. I will marry you. Talaga, Rachel? Yes, sa wakas. Biglang niyakap ng lalaki itong si Rachel dahil sa sobrang pananabik nito. Samantalang ang pagpropose naman ni Matthew ay kumalat sa buong department. Bagamat may ilan sa kanila, lalo na ang kanilang kaibigan ay hindi sang-ayon sa desisyon ni Matthew, pero wala na silang magawa dahil hindi naman sila ang magsasama. Matapos nilang kumuha ng mga requirements para sa kasal, hindi na nga mapipigilan pa ang kanilang pag-iisang dibdib. Pinaghandaan ni Matthew ang lahat, lalo na ang magiging buhay nilang dalawa na magkasama. Alam niyo naman siguro, Mr. Matthew at Miss Rachel, ang salitang kasal at magsasama sa isang bubong ay hindi katulad ng pagkain na kapag napanis na ito ay tatapon na lamang. Hindi ganun ang pagkasama, pero hindi may iwasan na may mga pagsubok sa buhay kayong harapin. Pero huwag niyong hayaang lalamig ang inyong samahan at tuluyang mapanis. Sad naman ang nagkakasal sa kanila. Yumuko na lamang ang dalawa. Matapos ng kanilang kasal, ginawa na nila ang mga bagay na para sa mag-asawa. Pinayagan naman sila ng kanilang department head na mag-leave ng ilang araw. Mahal na mahal ni Matthew ang kanyang asawa, kaya naman gagawin niya ang lahat para sa kanya. Buwan ang lumipas noon, nagkaroon ng isang mahalagang pupulong na kailangan nilang magbawas ng mga tauhan sa kumpanya. Masakit man pero kailangan nilang gawin ito dahil karamihan sa kanilang investors ay umalis na sa kumpanya. Kaya mas minabuti nilang magbawas muna ng ilang mga tauhan. Laking gulat ni Matthew dahil hindi niya inaasahan na mapabilang siya sa mga taong matatanggal sa listahan. Kaya naman kinausap niya ang kanilang department head kung bakit siya pa, samantalang isa naman siyang taong natulong sa kumpanya. Matthew, iyon ang desisyon ng itaas. Department head lamang ako at wala akong magawa dun. Pero Mr. Morris, alam niyo namang na matagal na ako dito, hindi ba? Isa pa, mahal ko rin ang trabaho ko. Matthew, gaya ng sinabi ko, hindi ko pwedeng pigilan ang boss natin sa kanyang desisyon. Mr. Morris, paano na ako ngayon? Paano kapag nalaman ang asawa ko na wala na akong trabaho sa kumpanyang ito? Siguro naman, maintindihan ka ni Rachel, Matthew. Kailangan mong maghanap ng ibang trabaho, di ba? I'm really sorry, Matthew, but maybe it could be your last day of work. Pwede mo na ring iligpit ang mga gamit mo. Makahanap ka rin ng trabaho.
kahit anong pagmamakaawa ni Matthew pero huli na ang lahat. Kaya naman, tinawagan niya ang kanyang asawa pero hindi nito sinasagot ang tawag ni Matthew. Ano kaya ang mangyari kapag nalaman ni Rachel na wala ng trabaho ang asawa? Sa hapon ding iyon ay nauna na lamang siyang umuwi sa kanilang apartment. Makailang beses niyang sinubukan tawagan ang asawa pero hindi pa rin ito sumasagot. Samantalang sa hapon ding iyon na hindi pa rin nakalabas mula sa meeting, itong si Rachel kasama ng kanyang boss. Ibinalita ng lahat sa meeting ang mga empleyadong mawawala sa kumpanya. Hindi na sana ni Rachel na pati ang pangalan ng kanyang asawa ay mapabilang dito. Kaya naman sa mga oras na ayon, matapos ng meeting ay kinausap niya ang kanyang boss kung bakit ito nangyari. Rachel, masyado nang maraming alam si Matthew sa kumpanya. Pero boss, asawa ko pa rin siya. Hindi ba ang sabi ko sa iyo noon, huwag mo siyang pakasalan dahil akin ka lang Rachel. Tingnan mo ngayon, wala na siyang trabaho. Hindi niya kayang ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin. Iwalan mo siya, ang lalaking iyon. Wala siyang magagawa dahil wala na siyang trabaho. Huwag mo sabihin ikaw ang magpapakain sa kanya samantalang ikaw itong maghanap ng trabaho. Pag-isipan mo lahat ito Rachel ha. Hindi pa huli ang lahat. Iwalayan mo ang lalaking iyon. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Ayaw mo nun, isa kang reyna. Hindi mo na kailangan pang matrabaho. Bibigyan kita ng ilang linggo para pag-isipan yun. Sige na, ihatid na kita sa inyo. Panigurado akong hinahanap kanya. Pumayag na lamang itong si Rachel na ihatid ng kanyang boss. Inamin ni Rachel na talagang sobrang yaman ng kanyang boss. Sasakyan pa lamang ay paniguradong mapawaw ka sa ganda nito. Samantalang ang sasakyan naman ng kanyang asawa ay pinag-iwanan na ng panahon. Nasa harapan sila ngayon ng apartment ni Matthew. Kaya naman bumaba na itong si Rachel. Pero bago ito tuluyang bumaba, nagsalita muli ang kanyang boss. Rachel, I'll give you a week para magdesisyon tungkol dito. Umalis na ang kanyang boss. Sabay pasok naman itong si Rachel sa apartment. Nakita niyang nasa sala nakaupo itong si Matthew. Marahil ay hinintay siya nitong dumating. Rachel, bakit ngayon ka lang samantalang kanina pa ako tumatawag sa iyo? Matthew, nagkaroon kasi ng overtime sa opisina. Hindi naman pwedeng sagutin ko ang tawag mo habang nasa meeting pa kami. Rachel, may kailangan kang malaman. Wala na ako sa kumpanya. Tinanggal nila ako. Oo, Matthew. Balita na yan sa buong department. Paano na tayo? Hayaan mo, Rachel. Maganap ako na bang trabaho. Sana lang, Matthew. Huwag mo sana kalimutan ang pangako mo sa akin noon na gagawin mong lahat sa akin. Siya nga pala. Nung bago tayo kasal, may gusto akong bilhin sana na kwentas, hindi ba? Gusto ko sana mabili yun. Rachel, hindi naman ako nakakalimot sa mga pangako ko sa iyo, hindi ba? Pero hindi pa sa ngayon. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Nagluto pala ako ng paborito mong ulam. Matthew, alam mo, sobrang kuripot mo talaga. Sa loob ng halos 7 taon, wala ka man lamang naipon. Dagdag mo pa dito yung bulok mong sasakyan. Oo, totoo nga sinabi nila, wala akong mapapala sa iyo dahil sarili mo lang ang inisip mo. Tapos na pala akong kumain sa labas. Kasama ko si Boss George. Ha? Kasama mo ang boss mong nagpatanggal sa akin sa trabaho? Matthew, magpasalamat mga tayo dahil isa lang sa atin ang tanggal. Paano na lang kung dalawa tayo? Panigurado nga ang abutin natin. Samantalang halos nawala naman na pag-asa itong si Rodolfo na makita ang kanyang anak simula nung iniwan siya ng kanyang mag-ina dahil sa maling akala. Nahuli kasi itong si Rodolfo na may kasamang ibang babae sa kwarto kaya naman labis ang galit nito sa lalaki at hindi pinakinggan ang kanyang paliwanag. Dahil sa pangyayaring iyon, labis din ang galit ni Rodolfo sa babae kung sino ang nag-utos sa kanya na sirain ang relasyon ng kanilang pamilya. Dahil sa takot ay inamin ng babae, inutosan lamang ito ng kanyang stepsister. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang ugali ng kanyang kapatid na gagawin ng lahat makuha lang ang buong pamana nito mula sa kanilang pamilya. Ilang buwan na nakalipas, ginawa naman ni Matthew ang lahat para makahanap ng trabaho ngunit parang umiiwas sa kanya ang pagkakataon. Gustuhin man niyang pagsabihan ng asawa kung bakit lagi na lamang itong alanganing oras umuwi pero nahiya siya dahil si Rachel lamang sa ngayon ang bumuhay sa kanya habang wala pa siyang trabaho. Matthew, pwede ba tayo mag-usap? Alam mo, Matthew, hindi na ako natuwa dito. Okay sana kung ako ang walang trabaho, nasa bahay lang at ikaw yung nagsumika para sa ating dalawa. Paano kung isang araw ay mag-anak ako
At ang ibig sabihin ba nito, ako pa ng lahat? Rachel, ginagawa ko naman ang lahat para muling magkaroon ng trabaho, pero talagang mahirap ang panahon. Matthew, siguro nga, ang mas mabuti natin gawin ngayon ay maghiwalay muna tayo. Marami ka ng pangako sa akin na napako. Rachel, huwag namang umabot sa ganito ang lahat. Matthew, ganito talaga ang mangyayari kapag wala kang maginawa. Lumipas ng ilang linggo, sa kasamaang palad ay hindi talaga nakahanap ng trabaho itong si Matthew. Kaya naman, hindi na pinatanggal pa ni Rachel ang mga araw. Nakapag-desisyon ang babae na tuluyan ng hiwalayan ang kanyang asawa. Pasensya ka na Matthew, pero sa tingin ko talaga, hanggang dito na lang tayo. Wala na patutunguhan to. Maybe in the near future, makahanap ka rin tamang babae na para sa'yo. Parang gumuho ang buhay ni Matthew. Walang trabaho, iniwan pa rin ang kanyang asawa, hindi niya alam kung saan siya ngayon. Dahil sobrang stress, umalis muna ito sa kanyang apartment at gustong pahangin sakay ng kanyang lumang sasakyan. Hindi niya kasi tanggap ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Samantalang tinawagan naman ni Rachel si Mr. George para ipaalam dito na hiwalay na sila. Labis naman ang sayang naramdaman ng lalaki dahil tinupad ni Rachel ang kanilang napag-usapan. Sige Rachel, let's celebrate. Ipapasundo kita ng driver ko at hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. Sige George, maghintay ako dito. Habang kasalukuyang nasa biyahe itong si Matthew, hindi niya alam kung gaano ba kabilis ang kanyang sasakyang minamaniho. Kaya naman, hindi niya namalaya na patungo na pala sa poste ang kanyang direksyon. At sa isang iglap, tuloy na ngang sumalpok ang sasakyan sa poste. Samantalang sa gabi ng iyon, kasalukuyang pauwi na sa mansyon itong si Rodolfo. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata ang pagsalpok ng isang sasakyan sa poste matapos nitong mag-overtake sa kanila. Ngunit, isa ngayon sa pinataka ng Don kung bakit ang sasakyang nasa kanyang harapan ngayon ay tila ang sasakyang ginamit ng kanyang asawa noon kasama ng kanyang anak na matagal niyang hinahanap. Arturo, ihinto mo ang sasakyan. Madali ka. Tingnan mo kung buhay pa ba ang tao na sa loob. Sige po, Don Rodolfo. Kinakabahan itong si Rodolfo. Baka nasa loob ang kanyang mag-ina at kung mangyari man iyon ay sana ay buhay pa ang mga ito. Arturo, anong balita? Sir, kailangan po natin tumawag ng ambulansya. Hello, pwede bang magpadala kayo dito ng sasakyan? Dito sa May 5th Avenue. Madali kayo. Buhay ng tao ang nakasalalay dito. Yes sir, alis na kami. Dito na kanya tuloy ang magkikita ang mag-ama. Ano kaya ang mangyari kay Matthew sa loob ng lumang sasakyan? Ito ngayon ang dahilan para makita ni Mr. Rodolfo ang sasakyang matagal niyang hinahanap. Agad sinakay sa ambulansya ang binata. Samantalang kasunod naman itong si Rodolfo. Niyang malaman ang totoong katauhan ng binatang na aksidente. Dok, kumusta po ang kalagayan ng binata? Mister, kayo ba ang kanyang ama? Hindi po, Dok. Nakita lang namin siya kanina kaya agad namin siyang tinulungan. Mister, ang totoo, kailangan natin siyang masalin ng dugo. Gusto namin makausap ang kanyang pamilya tungkol dito. Pero mukhang wala na siyang ibang kamag-anak. Siya nga pala si Matthew Montenegro. Nakita namin sa kanyang driver's license. Dok, kahit wala siyang pamilya, ituloy niyo pa rin ang pagsalin sa kanyang dugo. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin. Nagkaroon tuloy na agam-agam itong si Rodolfo. Una, ang sasakyang ginamit ng kanyang mag-ina noon. Ikalawa, Montenegro ito ang apelyido ng kanyang mahal na asawa noon. Sumagi pa sa isipan ni Rodolfo na baka siya ang anak nitong matagal niyang hinahanap. Samantalang nagkaroon naman ng kasiyahan sa bahay ni George dahil sa nakuha niya ang gustuhang maangkin itong si Rachel. At mapalis si Matthew sa kumpanya. Lahat ng kanyang gusto ay nakuha sa pamamagitan ng pera. Rachel, dumito ko na lang sa bahay. Okay naman, mamasyal ka. Bili mo lahat ng gusto mo and after my works, we just celebrate for our victory. Binigyan ni George ng pera itong si Rachel sa lahat ng luho na gusto nito. Ganito ang gustong buhay ni Rachel, hindi katulad noon na kasama pa nito si Matthew. Naisip ng babae na mali ang kanyang naging desisyon noon na magpakasal kay Matthew dahil wala namang nagbago sa kanyang pagkatao. Samantala ngayon, heto, napaligiran siya ng maraming pera. Marahil ito na nga ang masayang araw sa buhay ni George dahil nasa kanya na ang lahat. Kumpanya, babae, lahat ng bagay kaya niyang gawin at wala nang makadlang pa sa kanya. Isang araw noon tumawag mula sa ibang bansa ang kanyang uncle na uwi ito para magbakasyon. Sumang-ayon naman itong si George para muling makasama ang matagal niya ng tiyuhin at gusto niyang ipakita dito na kaya niyang i-manage ang kumpanya.
Hindi alam ni George kung anong araw darating ang kanyang tiyuhin, pero lagi naman siya nakahanda sa pagdating nito. Samantalang matapos namang salinan ng dugo itong si Matthew, sa wakas ay nagising na rin ito. Nasa harapan niya ngayon ang isang matandang lalaki. Hindi niya kilala kung sino ito. Sino po kayo? Iho, mabuti naman at nagising ka na. Matapos na bangga sa sasakyan mo sa poste. Mabuti na lang at magkatulad tayo ng dugo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Dapat, hinayaan niyo lamang ako, tutal naman. Wala na nagmamahal sa akin. Wala na ang mga magulang ko. Pati ba naman ang risa kong asawa, iniwan ako. Matthew Montenegro, right? Sinabi mo kanina na wala na ang mga magulang mo, hindi ba? Itatanong ko lang sana sa iyo kung kaninong lumang sasakyan ang ginamit mo kanina. Kilala mo ba ang may-ari noon? Yung sasakyang na yon, ang sabi ng nanay ko, edad ko yon. Ito na lamang ang kaisa-isa kong pinamana sa akin ng nanay ko. Bakit, sir? Alam mo, Matthew, noong kabataan ko, meron akong ganyan sasakyan. Binigay ko sa aking asawa. Siguro, nasa 20 years old na rin siya ngayon, yung aming anak. Ganun po ba? Sana pos lang ngayon. Matthew, ang tinutukoy kong sasakyan, yan mismong minamaneho mo. Marahil ikaw ang anak ko. Si Matthew Montemayor, nasaan ang mami mo? Gusto ko siya makausap. Marami akong dapat ipaliwanag sa kanya dahil mali ang iniisip niya noon. Ang ibig sabihin ba nito, kayo ang tatay ko, mister? Paano nangyari to? Matagal ko na kong hinahanap, Matthew. Pero wala talagang balak mapakita sa akin ng nanay mo. Wala na si nanay. Simula noong natapos ako ng pag-aaral, iniwan niya rin ako dahil sa isang malubhang karamdaman. Nagsumikap siya para kapag-aral ako. Pero isang araw noon, inataka siya sa puso at wala naman kami magagawa dahil walang tumulong sa amin noon. Alam mo, Matthew, pinahanap po kayo. Pero ilang taon na nakalipas, hindi pa rin kayo matagpuan. Gusto kong bumawi sa inyo, anak. Marami akong kukulang sa inyo. Sana mapatawad mo pa ako. Tay, alam nyo, laging sinasabi sa akin ni nanay na may ibang pamilya na kayo. Kaya kapag sa tuwing lagi kong binabanggit kay nanay kung sinong tatay ko, ay lagi niya ako pinapagalitan. Matthew, gusto kong bumawi sa iyo. Pumapayag ka ba? Tay, walang ibang hangad ang anak na makilala at makasama ang mga magulang nito. Oo naman, tay. Kung ganun, anak, sumama ka sa akin. Doon tayo manirahan sa mansyon na matagal ko nang pinamana sa iyo. Kung puro na lamang hinalakit ang naramdaman mo noon, hayaan mo, mapadala niya ng saya. Isa pa, makahanap ka ng tamang babae na para sa iyo. Sa ilang araw na pamalagi sa ospital, ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sinama niya si Matthew sa mansyon. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanya natuklasan tungkol sa pamilya. Simula sa araw na iyon, ang dating inapi, ang dating iniwan ng asawa ay bigla na lamang nagbago. Hello, Uncle? Narito ka na ba sa bansa? Oh, George. Narito na ako. Bukas, dadalaw ako sa kumpanya. Sige, Uncle. Walang problema sa akin. Inagandaan ni George ang pagdating ng kanyang atyuhin. Sinisigurado niyang walang malaman ito, lalo na ang pag-alis ng ilang mga investor sa kumpanya. Kinabukasan dumating na nga ang kanyang tiyuhin. Sa kanyang opisina ay nag-usap sila kasama ng isang magandang babae. Uncle, ito nga pala ang girlfriend ko, si Rachel. Uncle, since na nandito na kayo ngayon, napunta ko rin naman dito ang girlfriend ko para naman magkakilala kayo. Nakagulat naman ito, George. Di mo naman sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala. Alam mo, bagay kayong dalawa. Salamat naman na, Uncle. So, Uncle, anong plano nyo? Ilang araw lang ba kayong manatili sa bansa? George, siguro dumito muna ako. Sasamahan kita sa pamamalakad sa kumpanya. Uncle, sigurado ho kayo? O naman, sigurado ako. Kaya gusto kong malaman ang status ng kumpanya. Isa pa, may makasama tayo dito at gusto siyang ipakilala sa iyo. Samantalang hindi naman nakapagsalita itong si Matthew matapos na laman na si Rodolfo pala ang nag-umay-ari ng kumpanyang kanyang pinapasukan noon sa loob ng halos 7 taon.
Labis naman ang patataka ng ilang empleyado sa pagpasok niya sa entrance. Alam kasi nilang tinanggal na siya nitong si George. Pero laking gulat nila dahil kasama nito ang isang matanda at alam nilang ito ang nagmay-ari ng kumpanya. Pare, paano yung nakilala si Mr. Montemayor? Baka naman pinabalik siya ng kanyang pwesto bilang sales consultant. Naku pare, imposible yun dahil nasa ibang bansa nakatira itong si Mr. Montemayor. Ay naku, malaman na natin mamaya kung anong balita dito. Iyari si George ngayon sa pinagagawa niya sa kumpanya. Maraming empleyado ang tinanggal kasama si Matthew doon. George, let me introduce to you my son. Bumukas ang pinto at pumasok itong si Matthew. Matthew, anong ginagawa mo dito? Hindi ba wala ka na sa kumpanya? Sino ang nagpapasok sa dito? Umalis ka dyan dahil nakaharang ka sa pinto. Hindi mo ba narinig na papasok ang anak ni Uncle? Tumabi ka. George, relax. Bakit ganyan ka magsalita? George, si Matthew ang nawala kong anak. Siya ang matagal ko nang hinahanap, ngayon ko lamang natagpuan. No, Uncle. Sigurado po ba kayo dyan? Ang lalaking ito? Tay, nakilala ko na si Mr. George. Ang totoo, siya ang boss ko dito sa kumpanya sa loob ng halos 7 taon. Ginawa kong lahat para makatulong sa kumpanya. Pero matapos ng lahat, tinanggal niya ako sa kumpanya at inagaw niya sa akin ang asawa ko, Tay. How dare you to do that, George? Alam mo, pinagkatiwala ko sa iyong kumpanya sa loob ng maraming taon. Ngayon ang mama niyo, kahit trader niya ako. Tapos ngayon, nabalitaan ko na lamang na nalugi ang kumpanya, inagaw mo pa ang asawa ng anak ko. Hindi ko ito mapalampas, George. From now on, tanggal ka na sa trabaho mo. Umalis na kayo, magsama kayo ng babae mo. Eh, hindi ko kailangan ng taong ahas sa kumpanya. Pero Uncle, I do everything about this company. At hindi ako papayag, malis ako dito. Ah, ganun. Matigas talaga ang ulo mo katulad ng mami mo. Kung ayaw mo umalis dito, papilitan akong tatawag ng pulis. Wala na nagawa pa sina George at Rachel. Pinalis sila ni Rodolfo sa kumpanya. Hindi nila inakala na muling makabalik si Matthew sa pwesto. Hindi lang isang consultant kundi ang bagong tapagmana ng kumpanya. Tay, alam kong marami pa tayong oras na kailangang ilaan. Pero nakasurado po ba kayo na ibibigay niyo sa akin ang tagpamahala dito? Yes, Matthew. It's all yours. Alam mo, hindi pa ito ang sapat. Mahigit 20 years kang walang ikilalang ama. Kaya babawi ako sa iyo sa mga pagkukulang ko sa iyo. Dahil sa bagong pamamalakad, bagong management, hindi inasahan ni Rodolfo na makasurvive ang kumpanya. Samantalang laking pagsisisi naman ni Rachel dahil hindi siya makapaniwala na humantong sa ganito ang lahat. Gusto niyang bumalik sa piling ni Matthew subalit alam ng lalaki na pera lamang ang habol nito sa kanya. Kaya naman simula sa araw na iyon, wala nang Rachel at George ang nakapasok sa kumpanya. Simula noon kahit wala nang kanyang ina, pero meron pala siyang ama na nagmamahal sa kanya at labis niya itong pinapasalamatan. Kaya ngayon, bilang bagong CEO ng kumpanya, gagawin niya ang lahat, lalo na ang pagiging isang anak. Minsan sa buhay, yung parang wala ka nang magagawa dahil lubog na lubog ka na. Pero hindi mo pala inaasahan na may mga magandang buhay pa pala ang darating sa iyo. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel. Sana po ay lagi tayong mag-iingat sa amang sulok ng mundo. Maraming maraming salamat.